Balita nga mga idol ngayong araw na ito sa team ng Los Angeles Lakers about sa kanilang head coaching job. Ngayong araw nga inireport na itong araw Lakers ay humingi ng permiso sa team ng Toronto Raptors para i-interview ang kanilang assistant coach na si Adrian Griffin. At ito ngang assistant ng Raptors mga idol ay nasa NBA na since 2008 at kasama nga siya sa championship run netong Raptors noong 2019. Ibig sabihin mga idol, experience assistant coach na nga itong ini-interview ng Lakers at mukhang yan nga mga idol ang kanilang pinupunterya. Mga experience assistant coach sa NBA para nga hindi na rin sila mahirapan dahil ang kanilang posibleng next coach ay very experienced. Pero nga mga idol, bakit ang team ng Los Angeles Lakers ay naghahanap ba sa ibang team? Meron naman sila mga idol na experience na rin sa kanilang mga assistant coaches. Yan nga ay walang iba kung hindi si Phil Handy na kanila na ngang assistant since 2019. At alam nyo rin ba mga idol, sinabi rin ito ni Phil Handy na siya na nga ay ready. Sabi niya mga idol, nasa punto na nga raw siya kung saan alam niyang ready na siya na maging isang head coach. Ready na nga daw siya na magkaroon ng sarili niyang team. At eto ngang si Phil Handy mga idol ay isa ng respetadong assistant coach sa NBA. Respetado siya nila LeBron at ng ibang mga NBA superstar. Kaya nga mga idol, tiwala din ang ibang mga Lakers fans na itong si Phil Handy ay pwedeng maging next coach ng team ng Lakers. Kayo ba mga idol, sumasang-ayon dito or hindi? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. Next balita naman tayo mga idol, Patrick Beverly nagyabang nga. Nag-tweet nga siya mga idol, sinabi niya, 47 P's didn't happen in our series. Just saying. Tinutukoy niya nga dyan mga idol yung 47 points ni John Morant against the Warriors. Ipinapalabas ni Patrick Beverly ng kanyang team na Minnesota Timberwolves ay mas magaling sa depensa kesa sa team ng Warriors. At agad naman siyang nasupalpal ng mga NBA fans mga idol. Sinabi kay Beverly na manahimik na lang dahil laglag na nga sila mga idol. Pero kahit papano ay meron na bang mga sumang-ayon na fans? Kayo ba mga idol, anong masasabi nyo dito sa pahayag ni Beverly? Comment nyo lamang yan sa ibaba. Next, balita naman tayo. Pag-uusapan natin ang ginawa ni Chris Paul sa Dallas Mavericks. Point guard mode na naman si CP3 dahil sa second half mga idol, 20 puntos ang kanyang iniscore at nagtapos nga siya sa laban na ito na may 28 puntos, 8 assists, 6 rebound, isang steal. Devin Booker na laging maasahan, 30 puntos ang inambag with 4 assists, 11 out of 19 sa field at pare naman mga idol sa Dallas Mavericks, Luka Doncic with 35 points and 7 assists kaso ang kanyang mga teammates ay hindi nga masyadong nagperform. Tumagdag lang si Reggie Bullock ng 16 points. First to third quarter mga idol ay di kita ng laban pero sa fourth quarter, dito na nga nagumpisa ang Phoenix Suns sa paglayo at ang final score natin 129-109. At yan nga mga idol ang ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!